Siya pala mga idolang dahilan kung bakit nagalimaw itong si LeBron James sa Game 6 laban sa Warriors. Pero bago yan ay balita muna tayo around the NBA. Phoenix Suns dismiss Coach Monty Williams. Ito nga daw ang balita mga idol about sa organisasyon ng Phoenix. And well mga idol, ang nagdesisyon nga daw niyan ay ang bagong owner ng team ng Phoenix na si Matt Ishbia. Matapos nga na very nakakahiyang performance nila laban nga sa team ng Denver Nuggets sa game number 6 kung saan tinambakan nga sila. Mukhang hindi natuwa ang bagong owner mga idol. At ayun, pinatalsik agad itong si Coach Monty Williams. At iyan ay kahit nga na first time na dinala niya nga itong team ng Phoenix Suns sa NBA Finals after a while. And then mga idol, niled niya rin itong team ng Phoenix sa 60 wins. So masasabi nga natin na naging successful ang first few years natin ni Coach Monty dito nga sa team ng Suns. Kaso wala nga ang pakidyan ng owner na itong team ng Phoenix mga idol at pinatalsik siya agad. So for sure hindi nga magandang balita para dito kay Coach Monty Williams. Pero for sure yan mga idol na meron ding ibang mga NBA teams na interesado sa serbisyo natin ni Coach Monty. Dahil talaga namang isa nga siyang legit NBA coach, nanalo na nga ng NBA Coach of the Year. Abangan natin kung saan nga ang kanyang next team. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang player na nagpainit ang ulo ni LeBron James kaya naman siya nagalimaw sa game number 6. Alam niyo ba mga idol, nung nanalo ang Lakers noong game number 5 ay di ba usap-usapan ang flopping ng team ng Lakers at sinagot pa nga neto ni LeBron si Coach Kerr about sa kanyang akusa. And then merong isang Warriors player na role player, kanilang bench player na si Jamichael Green na nagpost nga mga idol ng litrato kung saan merong cap itong si LeBron James sa kanyang ulo, tinatawag niyang sinungaling at parang pangbabastos na rin dito kay LeBron James about nga sa kanyang komento sa flopping. And then mga idol, matapos niya ay si Kendrick Perkins, sinabi niya na ito nga daw ginawa ni Jamichael Green kay LeBron James ay sinend niya dito mismo kay LeBron, pinakita niya kay LeBron itong pangbabasto sa kanya ni Jamichael Green sa Instagram. And then sabi nga ni Kendrick Perkins mga idol na inaasahan niya na itong si LeBron ay magkakaroon ng big game nga, big game number 6 para nga pauwiin na itong team ng Golden State Warriors. And mga idol, ganun nga mismo ang nangyari. Ang naging performance nga neto ni LeBron James laban sa Warriors ay 30 points, 9 rebounds, 9 assists, 2 steals and 1 block on a very efficient shooting night. 10 out of 14 sa field, 71%, 2 out of 3 sa mga 3-pointers, 66% at 8 out of 11 naman siya sa kanyang mga free throws. And well mga idol, paano nating nasabi na dahil dito sa player na ito ay bakit naglimaw si LeBron? Well, matapos nga ng magdamag itong si LeBron ay nagpost din sa kanyang Instagram kung saan pinost nga neto ni LeBron James ang isang rap song na nanggaling nga sa isang sikat na rapper na si Drake kung saan may lyrics nga doon na bench players talking like starters. At inulit pa yan sa caption ni LeBron James na sinabi niya ay hit it nga daw. And well mga idol, sino pa ba ang pinatutungkulan neto ni LeBron James na bench players talking like starters? Walang iba kung hindi itong si Jamichael Green na a day before game 6 ay binastos nga itong si LeBron James sa tinawag na sinungaling. And kung wala nga kayong idea kung anong ibig sabihin ng bench players talking like starters ay sa sobrang simpleng explanation ay ang yabang mo, hindi ka naman magaling. Kung makapagsalita ka ay hindi ka naman magaling. And ayon sa caption ni LeBron na I hate it nga daw yan, galit nga daw si LeBron James sa mga ganyang klaseng player. So for sure yan mga idol, fuel sa fire na meron itong si LeBron James for the game 6. Mas lalo pang ang pinaliyab na ito nga ni Jamichael Green ang apoy ni LeBron James bago ang game 6. Kaya nga't lalo silang sinunog nito tambak sa game 6.